Vlog kasi hindi pa ako makatulog. Anong oras na? 11:25 na ng gabi. Napadami kasi dalgona coffee ko kanina. By the way, baka gusto nyo makatikim or baka gusto nyo makita kung paano gumawa ng dalgona coffee. I-comment nyo lang kung gusto nyo. Pwede kong gawa ng video yun and that way may share sa inyo. So far, nagustuhan ko yung ginawa ko kanina. First time kong gumawa and pwede ko i-share kung interesado kayo. Anyway, what is up guys? What is up mga ka-araw? So, 11:26. Today is May 2. Okay, so gawa lang tayo ng mabilis na vlog at pag-usapan natin tong sapatos na nasa harapan ko. Anyway, guys up mga ka-araw, if you are not yet subscribed to the channel, please make sure you are subscribed para updated kayo sa mga videos na parating dito sa channel natin. So, in this channel, basically, I do sneaker vlogs as well as moto vlogs. So, kung interesado kayo, make sure you subscribe to the channel. And then also, kung gusto nyo manalo ng sapatos, which is the Indestruct ni Dennis Rodman, at syempre yung mga riding gears natin, check nyo yung link in the description below. Kung hindi nyo pa napapanood, all you have to do, mag-comment lang doon at syempre subscribe and hit the notification bell. And so what we have right now, ito ay isang Puma Trinomic na klase ng sapatos. So, pero hindi siya, kumbaga hindi siya is a collab or in collaboration with a brand na kung tawagin ay, ayan yun. Sigurado alam niyo tong brand na to. That is right, that's Bape. Okay, so Baiting Ape. So doon sa mga hype beast dyan at doon sa mga mahilig sa mga hype items, siguradong kilala nyo na tong company na to. Some websites, brand new nito is about like 20 mil yata. Of course, nagkakaiba-iba. Bawat site or bawat website, but at this point, yung nakita ko, nasa 20 mil. Meron pa nga doon nasa 30. Pero itong nasa harap natin is, ang colorway nito, this is, by the way, this is Puma Disc Blaze. Collab nga siya with Bape. Okay, so as you can see, black. So majority ng sapatos, black. And then syempre meron siyang mga camo, yung mga parts niya, like the uppers. Nabili ko to dun sa JBL Hong Kong Surplus. So ukay-ukay shop siya sa May Muñoz sa Quezon City. Along EDSA lang, southbound. So katabi lang siya ng Jollibee mismo, EDSA corner Roosevelt Avenue. Napakadaling hanapin. So dun ko nabili to. Actually meron pa nakalagay na presyo. Ayun oh. So kung nakikita niyo yan, 3,800 to, pero since kaibigan naman natin sila ron, napakabait ng may-ari. Shoutout sa kanila by the way. Marami na rin sila natulungan. And ayun nga, natuwa rin natin. So mas bababa syempre sa 3,800. So thank you so much sa kanila. Shoutout again. So, yun nga, pareho nang nabanggit ko, itong sapatos na to is a collaboration. Actually, pakita ko na sa inyo. It's a collaboration of Puma and Bape or Baiting Ape. So ayun si Puma, ayun si Baiting Ape. Kung tama narinig ko, meron silang dalawang colorway nito. Validate nyo na lang, hindi ko na na-check masyado. Pero sa isang video na nakita ko, meron silang dalawang colorway nito, yung isa black. Pero when I saw that the other one, yung isang black, yung mas gusto ko to actually. For the reason that maganda yung color combination niya. So camo, so syempre may green, may brown, and all of those colors na makikita nyo, no? So kung mahilig kayo doon sa mga pormahang sporty and at the same time hype or hypey, kung meron mang ganong salita, I'm sure magugustuhan nyo ito. Hindi siya mahirap bihisan, color, kahit ano isuot mo dito eh. Pwedeng-pwede. Oh. Isa pang maganda sa kanya, unique. Hindi mo siya makikita kung saan-saan. Pakaganda. Yun, so matatala, I love the color combination, the camo, the black, the gray, or brown. Ano pa, and even etong kulay na to, oh. Na hindi lang forma ang nagustuhan ko rito, aside from forma, gustong gusto ko rito yung kanyang sole. Etong midsole lang for example, as you can see, meron siyang mga splatter ng puti, which is really badass. Para sa akin, meron, ayun, Trinomic, as you can see. Yung sole na Trinomic is, I think, one of the best
na technology na ino-offer ng Puma. Of course, syempre nandiyan yung mga Puma suede na classic, pero kung hanap mo comfort, I think panalo to. Comfort wise still, ito is made of neoprene. So flexible siya. Very comfortable, malambot sa loob, nasuot ko na siya actually. Syempre from its own name, meron din siyang this or ino-offer niya this or feature niya this technology, which is ito yon. So basically iniikot lang yan to loosen counterclockwise lang, okay? And then syempre pag higpitan, it's clockwise lang. So ganyan lang kasimple. Mas madaling suotin actually, you know, pasok mo lang yung paa mo or lugan mo lang to, pasok mo yung paa mo and then higpitan mo. As simple as that. Walang lace, hindi mo kailangang, you know, ilock ng lace. It's very, kumbaga, convenient na suotin. Yan ang isang maganda rito. I love itong cage na to. Pasensya na, puro positive yung nakikita ko sa kanya eh. Although may mga reklamo na ito raw, maiksi. But for me, it doesn't matter kasi yung ankle mo nandito lang naman. And syempre yung, ano yung bukong-bukong yun nandito. Yan naman nakalabas yun, so it's fine. No worries. Now, so kung may hindi lang siguro ako gusto dito, etong quality ng leather na ginamit dito sa toe box. Pag nagtagal-tagal, medyo nagka-crumple siya, medyo, you know, madaling masira. Ano, hindi madaling masira, kundi mahalata mo na nagluma na siya pag nagtagal-tagal. Although, etong guard, etong toe box guard na to, eto very high quality na suede. Okay, suede leather. Malambot. So premium talaga yung part na to ng sapatos. Premium din to, syempre yung neoprene material na to. At premium syempre din yung logo o tong tawag dito sa Puma. Basta itong sign ng Puma na to, premium din 'yan. Yung sa loob din napakalambot, satin. Akala mo satin sa ano eh, napakalambot. Sarap suotin. Isa pang gusto ko rito, napakagaan. So pag sinuot mo siya, parang wala ka halos suot eh. Kumbaga may kukumpara mo siya in terms of weight ha. May kukumpara mo siya sa tawag dito NMD or Ultra Boost. Ayan, napakagaan because of the midsole, okay? And then the outsole, manipis lang naman eh. So the outsole is made of rubber of course, tapos meron siyang ganyan linya. I don't know what that's for. And then syempre rubber din 'to. Isang nakita ko rito kaya binili ko pa rin eh. Kahit na, well, gamit na siya, I don't know how long, kung gaano siya katagal na nagamit na, but I think tatagal pa to. Even with the 3,800, I think, you know, since collab naman siya, yung value niya, mataas pa rin naman. So, siguro bibiling ko pa rin, but of course, sabi ko nga, syempre, nakakatawad naman tayo. At yun ang tip ko, lagi kayong tumatawad sa mga ukay-ukay shop na pupuntahan nyo. Okay, baka makabawas kayo ng isa, 200, and sayang din naman. Kahit ilang buwan man itong nagamit, I think it's really nice still. As you can see, napakaayos pa ng leather niya. Okay, ayun o. May mga creasing lang, a little noticeable, pero so far, kung sinuot mo siya, actually hindi mo siya mahahalata. Hindi siya halata, nagamit na. And I love the combination of those two brand logos papate. And then isa pa, ayan, may Bape siya dyan. And ito, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nito. This is just probably for the disc technology. Tapos meron siyang line pa akyat dyan. Basta yung loob, napaka-komportable. Tapos yung insole niya, yung pakita ko sa inyo, meron siyang Puma X Baiting Ape. So nandun yung Puma words and then Baiting Ape. At syempre yung kanilang brand logo. Anyway, ipaalam nyo sa akin through the comment section below. Ano sa tingin nyo? Kumusta naman sa inyo itong sapatos na to? Kasi kung i-rate ko siya, with this condition, I'm rating it at 9 over 10. Obviously, pagka syempre, bago to, then I will rate it as 10 over 10 simply because yung design niya, yung kulay, yung comfort na isuot ko na, like I said, eh, gustong-gusto ko siya. And then plus, of course, the fact na collaboration nga siya, yun ang isang panghatak din. But let me know, kayo, ano sa tingin nyo? Comment section below, let me know what's your rating. So, tell me if it's 7, 8, or 9, or 10, bahala kayo. So, well, basically, that is it for this short video. I hope nagustuhan nyo. If you do, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe to the channel. Hit that notification bell also. And share nyo na rin, okay? And that way, magawa na natin. And that way, makakuha pa tayo ng maraming subscribers. At, syempre, maipamigay na natin yung sapatos sa riding gears na ipamimigay natin pagdating ng 16K at 20K ng ating channel.
you know, in terms of the number of subscribers, I mean. Alright, well, that is it for this video. Thank you so much for watching. Until next time. Mm-hmm.